bên đá ăn vu hoại. Dito, dito sa puso ko, damdamin ko'y hindi na magbabago. Ang puso ni Aling Nena ay tumitibok araw-araw. Pero kailan lang napag-alaman niyang isa pala siya sa tinatayang 18 milyon na Pilipino na may hypertension o alta presyon, na kilala rin bilang high blood. Tingnan natin. Ang puso ang nagsisilbing tagabomba o nagsusupply ng dugo sa buong katawan na dumadaan sa blood vessels o daluyan ng dugo. Paninigarilyo, mataas na kolesterol, diabetes, labis na katabaan, kulang sa ehersisyo, family history at pagtanda. Ito ang mga aspeto na maaaring magdulot ng pagkitid o pagbara ng daanan ng dugo, kaya nahihirapan ito sa pagdaloy na nagiging sanhi ng alta presyon. Sa pagtaas ng presyon, maaaring magkaroon ng sakit sa bato, sakit sa puso at stroke. Mapapababa pa kaya ni Aling Nena ang kanyang alta presyon bago mahuli ang lahat? Lahat ng tao sa mundo ay maaaring magkaroon ng alta presyon. Ang paraan ng paggagamot ay base sa iba't ibang risk factors, depende sa edad at family history. Pero ang alta presyon ay makokontrol sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay, regular na pag-eehersisyo ng hindi bababa sa 30 minuto sa isang araw, at pagtigil sa paninigarilyo ay ang mga unang panlaban para makontrol ang alta presyon. Kapag natuklasan na may alta presyon, asahan ang reseta ng doktor na may isa o higit sa isang klase ng gamot. Ito ay karaniwang gamot na kailangang inumin araw-araw. Sa tamang pag-inom ng gamot at regular na follow-up sa doktor, mapapanatiling kontrolado ang alta presyon, mapoprotektahan ng utak, puso at bato, at maaaring makaiwas sa komplikasyon tulad ng stroke at atake sa puso. Regular na i-monitor ang presyon kahit nasa bahay at maaaring magtungo sa pinakamalapit na health center kung kinakailangan para sa mga libreng gamot na handog ng Department of Health. Itama at tandaan ang triyo. Regular na ehersisyo, iwasan ang stress, oh no sa bisyo. Iwas alta presyon kung may tamang nutrisyon at medikasyon.